2-0 na pabor sa Miami Heat. Tinalo nila ang Boston Celtics 106-101 sa Game 2 ng Eastern Conference Finals. Katulad nung una, maagang nakalamang ang Boston Celtics pero inakala ko na this time mapapanatili na nila ito hanggang dulo. Mali pala ako dahil nung gitna pa lamang ng third quarter, hindi na napigilan ng Celtics ang pagtapyas ng Heat sa kalamangan nila. 20-4 run ang binanat ng team ni Coach Eric Spoelstra nun. Ang 17-point lead ng Boston ay naglaho na lamang bigla. Lumamang na kasi ang Heat ng 7 puntos bago pumasok ang fourth quarter. Sa huling yugto, nagbawian pa sila muna ng lamang. Last 3 minutes, abante pa nga ang Boston pero doon na nga rin biglang tumindi lalo ang depensa ng Heat at nag-take over pa si Goran Dragic at gumawa ng mga clutch shots para tuldukan na ang Game 2. Well, ang mga nakita kong factor sa laro ay una, si Bam Adebayo. Hindi mapigilan ng Celtics sa third quarter si Adebayo. Malaking tulong sa ganda ng laro ni Bam ng third quarter ang pagiging unselfish ng mga teammates niya. Yung mga simpleng pick and roll nga lamang nila ni Dragic, umaaray na ang Celtics. Grabe ang chemistry at team effort ng Miami Heat. Tulong-tulong talaga. Sa depensa, di ba? Very crucial yung mga stops nila nung dulo. Makikita mo rin na umiikot palagi ang bola. Hinahanap nila ang pinakamagandang tira para sa team. Samantala, yan naman ang kulang sa Boston Celtics. Mas effective kasi sa ISO sina Kemba Walker at Jason Tatum. Mukhang tumama nga ang tingin ko na Heat ang liyamado sa serya na ito. Ang sabi ko nga sa ating preview, Miami in 6. Pero sa nangyayari ngayon, may chance pang mas maaga pang matapos ito. Paano mapipigilan nyo ng Boston? Well, magiging malaking factor ang mga gagawing adjustments ni Brad Stevens sa Game 3. Sa Game 1 at 2 kasi, parehas lamang ang nangyari. Lamang sila nung una, then hindi mapigilan ng run at lalamang na ang Heat at makaklump sila ng depensa sa dulo. Ikalawa ay ang pagbabalik ni Gordon Hayward. Hindi natin alam kung kailan ba ito babalik ngayong serye. Kung kaya na, mas maganda na sa Game 3 na dahil kailangan na siya ng Boston Celtics. Kailangan ng additional firepower ng Celtics lalo sa dulo. Kailangan nila ng maraming options. Kailangan nila ng veterano na kayang mag-step up kapag nagko-collapse na ang buong team. Sa ngayon, dinodomina ng Heat ang Celtics. Yes, hindi naman malayo ang mga score pero hindi pa napapatunayan ng Boston na kaya nilang manalo kontra sa 10-1, mainit na mainit sa playoffs na Miami Heat. Ikaw naman, pare ko anong may dadagdag mo rito? Komento lamang yan sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Nga pala, pagtapos ng game, nagtagalog ng kaunti si Coach Eric Spoelstra sa post-game interview. Nang nalaman niyang mula Pilipinas ang nagtatanong sa kanya, bago siya sumagot ay binati niya muna ito ng mabuhay at nagpasalamat pa. Narito ang kuha ni Naveen Ganglani ng Rappler na siya ring mismong nagtanong kay Coach Po. Teammates and trying to see what the defense is giving him. Are you happy with how he's approaching the game or would you want to see him be more aggressive? First, mabuhay. Salamat po. Thank you. Nakakatuwa lang, hindi ba? Dahil yun agad ang pumasok sa isip ni Coach Po. Gamitin ang sariling wika natin. Inuulit ko, proud kasing Pinoy ito. Siya mismo ang nagsabi niyan at ilang beses na rin itong bumisita ng ating bansa. Kaya yun, patuloy lamang nating suportahan si Coach Eric Spoelstra at ang kanyang team na Miami Heat. Bukas Game 1, Los Angeles Lakers versus Denver Nuggets. Please like the video kung gusto niyong gawan din natin ng video yon. Mag-subscribe na rin ngayon kung bago ka pa lamang sa ating channel at i-follow ang ating Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye-bye.